Guys, welcome dito sa Resan Taro. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate in sa reading nito, this is a love reading for collective. Your energy at this time. Oh. Oh my gosh. May babalik sa iyo. Someone na hindi nag-offer ng yung pang long term, yung magsama na kayo, yung ganun. A person na hindi natuloy sa kasalan or sa yung pagsasama, yung relationship nyo. Yung ganyan. Or maybe naging player itong person mo. Or may iba pa siyang kalandian or ibang kausap. Yung ganyan. With a Knight of Wands. You're dealing with a person na attractive eh. Merong person na lumayo, umiwas to dati, tumakas, or lumayo lang talaga, tumalikod sa'yo, or maybe sumama sa iba, kung hindi man ay maybe may nangyari sa inyo kung kaya tumalikod siya, lumayo siya, yung ganon. Pero babalik to eh. Babalik. Bakit? Bakit siya babalik? Magte-take siya ng action. Hangman. And the Fool. Upright tong hangman na to. Actually, pa ganyan siya kanina. Pero I'll take it as upright. Ay, ano, as in reverse pala, no? Kasi parang pa ganyan naman siya eh. Ganun yung pagdampot ko eh. Dahil ayaw niya nang ma-stuck. Dahil nagkaroon na siya ng courage. Or maybe naging desperate na siya. Na, susi, parang desperado na makuha ka, na bumalik sa'yo, na para kang rose na to na gusto niyo makuha. No? Na willing siyang mag-rest. What's with the hangman in reverse here? Ayaw niya na stuck yung connection niyo. Gusto niya na ng movement. O, see? Gusto niya na mag-asawa? Gusto ka mapangasawa nitong person na to? Gusto ka nga niya makuha para kang rose. Itong puting rose na to. Na willing siya nga mag-take ng risk na bumaba dito sa cliff na to, no? Or kung ano man yung way niya para makuha yung rose na to. So, para kang rose. Ito siya. No? Na parang delikado or mapanganib, pero or else ay yung kailangan ng lakas ng loob. Hindi man mapanganib. kailangan ng lakas ng loob ng person na to. Tapang, lakas ng loob. Kailangan niya maging fearless para ma-pursue ka, para makuha niya yung oo mo, yung rosas mo, para makuha ka niya. So, yan. Kasi gusto niyang bumuo na ng pamilya sa'yo, no? Ayun, gusto niyang mapangasawa ka, gusto niyang makasama ka habang buhay, gusto niyang mamuhay kayo ng masagana, o ito na yun. See? Gusto niyo mamuhay kayo ng abundant. Kung nakita niyo, puro green, gold, no? Yung masagana yung buhay. So, possible na yung ibibigay nitong buhay sa'yo ay stable talaga financially, no? And gusto niyo na mag-settle down, eh.
mag-commit. Gusto niya nang mag-settle down sa buhay. Gusto niya nang magkaroon ng pamilya. At ikaw yun, yung gusto niyang makasama. Ikaw yung gusto niyang maging partner, no? Yun nga, ikaw talaga yung nais niyang makapiling forever or sa buhay niya, no? Ikaw yung gusto niyang magiging nanay or tatay na magiging anak niya, ninyo. And parang ang gusto niyang buhay is so magical, kasama ka, magkaanak kayo, and then yung nandiyan yung parents nyo, no, nag-guide sa inyo. Yung mga ganyan. Or else, kung wala na kayong parents, whatever, may parents man or wala, na nag-guide sa inyo. Basta, ang gusto niya ay kumpletong pamilya. Okay? Kumpleto. Na magkaroon na siya ng anak, asawa, at ikaw yung asawa niya. Yung ganon. Yung gusto niya. So, yan. Hindi pa to nag-commit dati, hindi yan nag-settle down dati. Kasi, hindi pa yan seryoso dati. Ngayon, seryoso na to. Ano? Why? Ano nakita niya sa'yo? Bakit gusto niyang magpangasawa ka? Ah? Wow! Passionate siya sa'yo. Nag-uumapoy. Sabi ko na ba, nararamdaman ko yun na nasisense ko yung energy. Full of love. Emotion and passion, driven to do something with you. And also, yung, alam niyo yung with full of emotion, passionate siya, na merong emosyon, no? Nag-uumapoy siya, na gusto niya nang bumuo ng pamilya, alam niyo na yun, no? Kasi gusto niya mag-anak, mag-baby, gusto niya magkaroon ng asawa, no? Para may araw-araw siyang katabi, yung ganyan. Ay, araw-araw siyang naakap, yung ganyan, no? And also, of course, para feeling complete siya. Lahat naman ng tao kailangan ng partner, no? Yung iba, hindi na, or ayaw na magka-partner kasi nadala na. Pero, actually, lahat naman ng tao kailangan ng partner talaga, yun, no? Para ma-feel yung completeness, yung wholeness, no? Yung contentment in life, yung ganyan. Yung iba, mas pinipili na maging single, no? Kasi yung iba, no choice. Yung iba naman ay nadala na, saktan. Yung iba naman ay natakot. Anong reason man dyan, no? Iba-iba yung reason. So, yan. Hmm? Nag-umapaw doon yung pagmamahal niya sa'yo, no? Gusto niya talagang ibigay yung puso niya sa iyo. Emotion. Full of emotion. Matinding emotion to. Nag-umapoy pa. No? So, to start a family with you. Hindi lang basta nyo beginning. Gusto niya mag-asawa na yun. You know? Asawa. Asawa na yung naisaisip niya. So, yan. Gusto niya bumuo ng pamilya. Baka itanan ka na nito. Mag-purchase na kayo ng house and lot nyo, no? So, yan. What we have here is Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, and Pisces. Same. Ah, yeah. Libra, Gemini, Aquarius. Ano ang feelings mo dyan sa person mo na yan? Ang dami? Ha? Ganun din? What? Nag-umapoy ka din? Well, kaso lang, in reverse to, 8 of Cups. May gusto kang takasan. Ano yung gusto mong takasan? To have a new beginning with that person. Yeah, may gusto kang takasan. Gusto mo mag-sneak away sa bahay nyo? Gusto mo na magtanan? Or well, yung sinimulan mo na stable relationship or ayo, unstable pala. Or parang walang growth.
Yung sinimula mo na walang growth, gusto mong takasan yun. Or maybe gusto mo siyang takasan. Gusto mo siyang takasan? Kasi may offer sa'yo? Pero hindi. Kala nga. May gusto kang takasan. What's with the Page of Pentacles here? Maybe your mother. Pero in reverse. Your parents. Or else ay, kung in a relationship ka ngayon sa iba or kung meron ka kakakonect, yun yung gusto mong takasan. Or your parents. Pwede din. Para bang, ang gusto ay kontrolin ka. Na ayaw nitong magsimula ka ng relationship na merong growth. This is a fake empress eh. Fake empress. Anyone sa buhay mo, may gusto kang takasan. Yun yung sinasabi dito. Just to have a new beginning with this person. Kasi you're on fire din yun. Emotion. Yung emotion mo ay talagang matindi din. And gusto mo din talaga ng new beginning na magsimula kayong dalawa na bumuo ng pamilya. So, possible na nag-reach out itong person mo, or kung hindi pa, ay baka nga nagkakausap na kayong dalawa. May gusto kong takasan. Gusto mag-take ng action. May gusto kong takasan. Or pwede responsibility or anything na nagbablock sa inyong dalawa na makapagsimula na. Gusto mo siya makasama habang buhay, yung desire mo dito eh. Oh, nag-umapoy ka, full of love, full of passion, you're determined to be with that person, to build a happy family, to build a beautiful life together, a prosperous life together, yung ganyan. Same kayong dalawa. So, pero yun nga lang, ikaw may gusto kang takasan. Tatakasan ka. Pwedeng magulang mo. No? Na ayaw niyang mag-asawa ka pa. Or again siya na mag-asawa ka. Baka bata ka pa. Or pwedeng ka-connect mo. Pwedeng pamilya mo, magulang mo, no? Siyan. Sa operahan mo, ano yung mapapasok? Page of Swords. What? Well, pagdating sa kaperahan mo, natatakot kang mag-risk. Kinakabahan ka. Kulang ka sa tiwala sa sarili mo. Maybe with the King of Wands, may talent ka eh. Pero kinakabahan ka lang or ninenervyos ka na express yun or ilabas. No? Maring magaling ka kumanta or sumayaw or mag-drawing. Ano pa ba? Iba talent. Kaya nakakaalam yan. Yun yung alam mong talent eh. Pwedeng mag-gitara, pwedeng mag-piano, magsulat ng kanta, magsulat ng poem, magsulat ng
Yung katulad mga author pati, no? Nasusulat ng mga novel, mga ganyan. Ano pa ba ibang talent? Mag-rap, no? Yun yung alam kong talent. Ano pa ba iba? Mag-speech? Ay, talent ba yun? I think so. Any talent na meron ka, pero may mga ano kay doubt sa sarili mong kakayanan, pwede ka maging leader if you will believe in yourself, no? Maging successful kapag nagtiwala ka sa sarili mo. So yan, kulang pa lang sa tiwala sa sarili mo, sa believe sa sarili mo, sa pagiging positive, sa pagiging courageous, sa pagiging matapang, sa pagiging passionate, no? Kailangan mo i-work out yun. Or sanayin mo yung sarili mo na maging extrovert yung ganyan. Na masanay ka na ilabas yung kung anong meron ka na abilidad. No, pwedeng abilidad, talent, or anything. Parang nahiya ka pa siguro or kinakabahan ka, nininervious ka. Ganon. So, yan. So, tingnan natin kung ano yung yun yung gusto ng person mo mangyari kasama na yun dun, di ba? Next move ng person mo towards you. Uy! Yun talaga yun. Kaso lang, choose words. Six of Swords. Babalik to. Kaso lang, parang hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Confused yung isip niya. Babalik siya, pero hindi niya alam, maybe hindi niya alam kung ano yung magiging result. No? Basta mag-take lang siya ng action, babalik siya sa'yo. Kumbaga pawala, no? Bahala na, yung ganon. Hindi niya alam kung masapul ka ba, yung ganon. kung makuha ka ba niya or hindi, kaya magre-rest eh. Yung ganon. So, let's see what will happen next sa inyong dalawa. Ayun o. What's with the Magician and the Eight of Wands in reverse? Kung merong nagpapadelay dito na may nang-attack na inyong connection na Magician, kung merong nagpapastock or nagpapadelay sa na magkaroon ng pag-aayos or union na magkamabutihan na kayo ng person mo na maka pag take na ng action yung person mo at ikaw din na kumbaga yung mag-admit na ba ng pagkakamali niya yung person mo yung ganyan. May nagba-block noon, may nang a-attack dito. Mawala na 'yan eh. Mawala nang possible na tigil niya na or titigil na 'yan or else ay ano ba? What's with the Eight of Wands here in reverse? Oh.
hindi na nga magte-take ng action or gagawa pa ng or hindi na siya magsisimula or gagawa pa ulit ng pang-atake, magician, someone na maybe spiritual, marunong sa spiritual or kung ano man 'yan na inatake niya yung relationship niyo, connection niyo, yung ganyan. Ano? Kumbaga maging contented na tong magician na to 'yon. Sa kung ano yung meron siya na hindi na siya magugulo pa or mag-atake ng relationship ng iba. Yung ganyan. So 'yan. So, and ito yung mangyayari, no? You will end up to be together. Ang maging submissive yung person mo sa'yo. Possible na kung parang ninakaw niya yung puso mo, palayo, lumayo siya dahil sa may ng harm siguro sa inyong dalawa, magician, may nang atake, titigil na siya, no? Parang ganon. Ayun, ibabalik na sa'yo yung puso mo ng buo, no? At magsusorry na yan, makukumpleto na kayong dalawa, no? Parang katulad itong cups na to na 6, no? Kulang ng isa, nasa kanya yung isa. Oh, makukumpleto na yan, no? Or makukumpleto na kayong dalawa. You will be together na, no? Na wala nang samaan ng loob or hindi na magiging masama yung loob nyo sa isa't isa, hindi na magiging masama yung loob mo sa kanya. Kasi nandiyan na yung person mo, ibinalik niya na yung puso mo, yung parang gano'n, no? Ibinalik niya na yung, nandiyan na siya na parang na magiging maamo, no? Magiging maamo yun sa'yo na. Or magiging submissive. Na, babalik na siya sa'yo. No? Kumbaga, aminin niya yung mga pagkakamali niya. Yung ganyan. Admit niya na yung mga pagkakamali niya. No? Kumbaga, magiging komportable na kayo sa isa't isa. No? Mabuild niyo ulit yung tiwala sa isa't isa. And then, yung magiging komportable kayo sa isa't isa na. Yung gano'n. So, ayan. Maliban dyan, ano yung pangarap ng person mo para sa inyong dalawa in the future? Ano mga pangarap niya para sa inyo? Magsimula talaga, guys. No? And magsimula na mag-take ng action na wala nang magiging defensive sa inyong dalawa. Wala nang mag-resist, no? Kumbaga, yung mag-take na talaga siya ng action na makapagsimula na kayong dalawa. And ang gusto dito ay ang magsama kayo, ang gumuo na kayo ng pamilya, no? Hindi lang basta relationship yung sisimulan niyo, kundi ang gumuo na talaga ng family. So if you're ready, then grab the opportunity. So yan. May new person ba for you? Pero okay na yun eh. Tingnan natin kung may yung person. Kung may mga tao ba nagkakagusto pa sa'yo. Maliban dyan. Okay. Meron pa bang mga nag-admire sa'yo? Maybe it's your ex na nakarecover. Isa ka pang ex. Well, wala na. Possible yan lang yun, yung person na yan. Or kung meron kang ex pa na iba, yun yun. May new person ba na gusto kang i-pursue or gusto sa'yo? Yeah. Someone na nanghinayang sa'yo. Pwede yung person mo na yan or ibang person mo na past person. No? Nanghinayang. Well, kung may baggage yan or may mga problema or nag-overthink kaya nagkamali siya ng move, kung kaya na-miss niya opportunity with you, no? Believe niyo yung mga baggage na yon
yung pag-overthink na yan kasi na-realize niya sayang ka dahil sa kaka-overthink niya. So yan. So, eto na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun mo notified kayo sa mga susunod na videos na upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.